Walang pagmamadaling naglalakad si Ara patungo sa isa sa mataas na parte ng Antipolo kung saan tanaw ang syudad ng Pasig at ilang karatig pook na tila ba mga bituing nagkikislapan sa malayo. Tumigil ang dalaga sa bingit ng bangin, pinusod ang makapal at mahabang alon-alon na buhok. Saglit pinagsawa ang paningin sa madaya at nangaakit na tanawin ng gabing iyon. Nakarinig ng singasing ang dalaga ngunit hindi siya tuminag. Mula sa matayog na puno ng mangga, dumapo ang mga mumunting ibong balin sa sayaw. Saglit nakiramdam bago dumapo sa lupang may makakapal na damong ligaw. Naging tao, si Ceres. Napadaan lang kami. Batid mo namang hindi lang kami ang dumadayo ngayon, hindi ba? Isa pa, marunong kami kumilala ng teritoryo. Hindi kami mangangahas. Mahabang patiuna ng kalahating himbal at udom na lahing aswang. Hindi lumingon si Ara na natiling nakatanaw sa malalayong gusali. Kung maaari lamang sana ay huwag mo na kaming sundan. Bababa na kami ng Antipolo. Muli nitong wika. Bahagyang kumiling ang ulo ng kudayon bago ang pag-ihip ng hangin dumaan sa pagitan ng dalawa. Lumitaw si pangatlo at si pang-apat. Bit-bit tag isang braso ang nakababatang kapatid ni Ceres. Marahas na init sa patungo sa kapatid na aswang. Agad sinalo ni Ceres ang kapatid. Putok ang nguso at may ilang guhit sa leeg at braso. Pigil ang emosyon ni Stella ngunit hindi maiwasang humingal na tila ba galing sa nakakapagod at mahabang hagaran. Sakalang humarap si Ara sa mga dayo. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ayoko sa lahat yung hindi makuha sa tingin. Alam niyong kasintahan ko ang lalaking ilang beses niyong inamoy sa hangin. May marka na siya at nagawa pa ng kapatid mong lumapit ng 5 metro upang malapitang langhapin. Sawa na kayo sa buhay niyo. Kalmadong wika ng kudayon. Sabay lumunok ang dalawang aswang, hindi nagawang sumagot habang inaalala ang nangyari kalahating oras na ang nakalilipas. Pagamat napaso sa pagtitig ng kudayon mula sa pagkakaupo nito sa sulok ng plesa, 30 hakbang ang layo sa kanila, hindi maawat ni Ceres ang kapatid na si Stella nang umihip ang hangin patungo sa kanilang direksyon. Galing ang samyong halo-halo, halo sa bakery. Napapikit si Stella at wala sa sariling napahakbang ng lagpas 5. Halos salubungin ang kasintahan ni Ara na siyang papalapit sa nakaupong kudayon. Labis na nabanguhan sa mansanas at rosas na pinaghalong samyo na siyang nilalabas ng pawisang katawan ni Sean. Agad hinatak ni Ceres ang kapatid at pasimpleng inuso ang nagdilim na mukha ni Ara. Ngunit agad umaliwalas nang yakapin ng nobyong walang kamalay-malay sa nagaganap. Sakalang tila natauhan si Stella nang haklitin pa ang kanyang braso ni Ceres palapit. Tinabi sa kanyang gilid. Muling tumingin si Ara sa kanilang direksyon. Saglit lang, ngunit may talas. Nang makalayo na ang kudayon ay saka lang nakahinga ng maluwag si Ceres. Ngunit agad ring nabawi. Nang ibaling niya ang paningin sa kaliwang panig ng plaza, nakita niya si Ara, palapit sa kanilang kinalalagyan. Nang laki ang mata ng aswang ngunit ang tinig ng kapatid ang umagaw sa kanyang pagkapatda at sa kilabot na kanyang nadama bigla. Tinuro nito ang isa pang wangis ni Ara na galing naman sa kabilang panig ng plaza. Naunahan ng nerbiyos, hinatak niya ang kapatid at mabilis silang nanakbo. Natigil ang habulan nang mapunta ang apat sa isang panig ng Antipolo na maraming resort kung saan mahaba ang daang wala halos kabahayan at sasakyang napapadaan. Pinuntirya ng 2 wangis ni Ara ang kapatid ni Ceres. Tila ba agil ang dinagit. Nanlaban si Stella ngunit hindi alintana ng 2 ang mga kalmot at pasag na ginawa. Muli itong nagpumiglas, sakalang binigyan ng isang suntok ni pangatlo upang manahimik. Nagmura si Stella, sunod-sunod, maaanghang. Napikon si pang-apat, saglit na hinagis ang katawan nito sa nadaan ng mayayabong na bungambilya. Lumiko sa kasukulan ng 2 wangis ni Ara pagkatapos muli siyang binitbit.
walang nagawa si Ceres kung hindi ang sumunod. Kung maaari sana, bumaba na kayo ng antipolo. Ayokong lumalim ang hindi natin pagkakaunawaan. Wika ng Kodayon sa magkapatid na rinig ang Rigodon ng mga pusong kabato. Walang narinig na anumang sagot si Ara. Sinamantala niya ang pagkakataon upang magbabala. Nararamdaman kong nababalutan kayo ng malakas na baluti. Wala akong mabasa sa isip nyo at hindi ko marinig ang mga pinag-uusapan nyong hindi nyo nais iparinig sa akin kanina sa plaza. Nalalaman kong dati kayong mga taong may samyong presa. Kaya malamang, kakayahan nyo yun. Sana ay mali ako na sa pantaha na ako talaga ang sinadya nyo rito. Sapagkat ayoko sa lahat ay manakit. Ngunit kung may nais kayong hindi maganda at kung madadamay ang mga taong mahal ko, hindi kayo mabubulok sa lupa. Ilalaman ko kayo sa tiyan. Mahabang wika ng Kodayon sa dalawang tila tinulo sa kinatatayuan. Umihip ang hanging may dalang iba't ibang samyo ng prutas, halaman, puno at matapang na samyo ng chlorine sapagkat malapit sila sa mga resort na puro palikuan at may malalaking swimming pool. Hindi tuminag ang magkapatid nang umalis ang tatlong Kodayong iisa lamang ang muka. Naglalakad na pabalik ang Kodayon nang manginig ang telepono nito. Agad niyang kinuha mula sa bulsa ng pantalong suot. Mensahe. Si Shena. Ilang salita ngunit may laman. Komplikasyon. Ang nobyo. At muli, ang pagtungo kung saan-saan. Malabo ang mga nakikita ng kaibigang puros ngunit napag-usapan na nilang dalawa ito noon pa. Tila nang hina ang Kodayon. Talagang may mga nakatadhanang hindi kayang ilihis ng tao. Anumang pilit niyang subukan. Mayora! Wika ni Pangatlo habang pasimpleng kumamot sa ilong. Napasinga rin si Ara. Anim, mga ordinaryo. Nagtatago sa mga puno at matataas na talahib. Halatang naamoy ang nakakaakit niyang samyo. Ang samyo ng rosas na bagong bukadkad na siyang nakakapaglaway sa aswang na hindi kilala ang samyo ng isang Kodayon. Mga bagong akyat lang, wika ni pang-apat. Humampa sa mukha ng tatlo ang masangsang na hangin, amoy burak at malansang dugo. Napatingala si Ara. May apat naman na nanggal na paparating. Muling nanginig ang kanyang telepono. Si Sean, tumatawag. Nagpaalam siya rito kanina na may sasadyain sa Kogyo, isang utos ng kanyang ina. Gusto man itong sumama ay nagdahilan siya. Ara, anong oras ka uuwi? Napatingin si Ara sa oras, 7:00 ng gabi. Bago mag 8:00, dadaan ako sa'yo. Huwag ka magpagabi ha. Diretso ko na sa bakery. Magluluto ako. Sabay na tayo kumain. Lambing nito. Hindi maiwasang mapangitin ng Kodayon. Sa kanilang dalawa, si Sean ang binibini. At gustong gusto niya yon. Ang mga katangiang iyon ng lalaki, ang labis niyang kinakatuwa. Ingat ka pa uwi. I love you. I miss you. Habol pa nito. I love you more. Sagot ng Kodayon. Hindi maiwasang magkatinginan ni pangatlo at pang-apat. Kung mayroon mang kayang magpalambot kay Ara, yun ay si Sean. Naiiling na pinatay ni Ara ang tawag bago matalim na tumitig sa mga aswang na tumatakbo sa kanilang kinatatayuan. Bilisan natin. Ayokong lumamig ang nilutong pagkain ng gwapong panadero. May paghangang pinagmas na ni Ara ang nagawang argo sa kanyang teritoryo. Katulad ng kanyang hiniling, 20 piye ang taas, gayon din ang espasyong siyang daraanan upang makapasok roon. Hiniling ng dalagang may 5 kalawit o hook na pasadyang iusli sa pinakagitnang bahagi ng entrada. Masayang lumisan ang mga gumawa, maging ang pinaka-foreman ay hindi maiwasang tipid ng ngiti ang ibigay sa dalaga. Gayunpaman ay pinagtataka nila kung ano ang paggagamitan ng mga kalawit na iyon, ngunit hindi na lang nila tinanong. Tipid kasing magsalita ang babaeng may tsokolating mga mata. Isa pa, sobra ang kanilang busog sa mga pinapakain nito maya't maya.
Wala na halos silang mapag-usapang iba kundi ang mga pagkaing sadyang masasarap ang luto. Hatid na daw ni Ara ang truck na sinasakyan ng mga gumawa ng arko at ng kubo niya. Saglit niyang pinakiramdaman ang papalayong mga manggagawa. Nang masiguradong nasa kongkreto ng kalsada ang sinasakyan, ay saka lamang lumitaw si pangatlo at si pang-apat. May dalang mga sakong kulay itim. Mahinang tumango si Ara. Siya namang kilos ng dalawa. Nilabas sa mga sako ang ulo ng limang nagkamaling demonyohin siya. Ang tanging parating natira sa mga katawan ng limang sinadya niyang ipreserba upang gawing palamuti sa kanyang teritoryo. Walang hirap na umakyat ang dalawa sa ibabaw ng arko. Sabay sa noo tinusok ang unang dalawang ulong na hawakan, si Lorena at si Samuel. Nakadilat ang mga iyon. Muli, pinasadya niya. Bago walang ingat na binaon sa matatalim na kawit ang bawat noong binutasan gamit ang mga matatalas na kuko. Paharap ang mga muka sa labas ng pinaka-entrada na animo ba ay ornamentong unang babate sa sino mang papasok na hindi tao sa teritoryo ng Kodayon. Isa sa mga babalang hindi basta-basta ang roon ay naninirahan. May tanda na rin ng pagmamayari ang naturang entrada, pangalawang babala. Ewan na lang ng Kodayon kung hindi pa magdalawang isip ang kung sino mang dadayo at magbabalak na roon ay pumasok. Nang matapos, ay nasisihang pinagmasdan ng dalagang Kodayon ang limang pugot na ulong naka-adorno sa kanyang arko. Hindi na halos siya dinadalo ng mga bangungot at kung sakali mang muli siyang dalawin, pagmamasdan niya lang ang mga ito at muli magiging payapa ang lahat. Initsa ni Ara ang pares ng tsinela sa lupa. Sunod-sunod na mura ang hindi maiwasang pakawalan. Ilang kilometro sa bandang kanluran, may gumagapang na apat na purong hilban, paulit-ulit na hinihimod ang lupang maaring magbigay ng kaalaman kung saan masusumpungan ang samyong hinahanap. Apat na kilometro naman mula sa hilaga, may apat na ordinaryong tumatakbo patungo sa kanyang kinalalagyan. Panay rin ang hampas ng hangin sa kanya na dala ang hindi mabilang na samyo na burak at kalawang. Napatingala ang dalaga sa madilim na kalangitan. Patungo sa dako niya ang mga manananggal na iba't iba naman ang laki. May hindi tama. Iba ito. Mula nang tumungtong ang ikatlong linggo niya nang siya ay umuwi, sunod-sunod na ang mga dayong aswang na tila walang puknat ang pag-akyat sa Antipolo. Hoy! Mga buwaka ng ina niyo! Lapit! Sigaw ng batang version ng kanyang Lola Caridad. Panay ang hagad nito sa ilang ordinaryong sa kanya lang ata sumusugod. Apat, lima, anim, bantayin niyong maigi ang lagornisyon. Utos ni Ara na agad namang sinunod ng mga wangis niya. Bagamat naroon na si isa at si pangalawa, hindi pa rin siya makali. Mabango ang kanyang nobyo at nakakapit sa katawan nito ang kanyang samyo. Maaring ang mabangong samyo ng Kodayon ay nahagip ng ilang aswang na paakyat. Naalala niya ang magkapatid na una niyang naengkwentro. Hindi imposible sapagkat panay ang ronda niya at ng kanyang lola sa buong boundary at hindi lahat ng aswang ay may kaalaman sa lahing dapat iwasan. Ngunit bakit ganito naman kadami? Naisip ni Ara, masyadong mabango ang kanyang samyo at kung hahawahan pa ng mansanas na galing sa katawan ng nobyo, baka madamay ito, kaya todo ang banday niya sa lugar ni Sean. Mula nang matsyempon ito ng dalawang magkapatid, halinhinang singasing ang umagaw sa pag-iisip ng Kodayon. Tatlong ordinaryo ang nakalusot sa ilang wangis niya, patungo sa kanya pa rin. Nagpalabas siya ng isang wangis ulit, ito naman ang humarap. May pabulusok pang dalawang manananggal sa kanya. Tinalon ito ng dalagang Kodayon, sinalubong agad, tinagpas ang ulo. Napalingon si Ara sa kaliwa. May sanlak sambalin sa sayaw na naulingan niyang punteriya rin siya. Agad niyang binunot ang batang puno ng sampalok, muling tumalon at hinampas gamit iyon ang mumunting mga ibon. Nang makulong sa manipis at mahabang sanga ay tila pamaspas sa langaw na hinataw sa kongkretong lupa.
Tila mga alatires na napisa ang itim na mga ibon. Pumahid ang dugong itim sa kalsada. Naghagis si Ara ng mumunting putol-putol na tingting sa likuran bahagi niya. Bagamat naramdaman, ang mga itim na asong pasugod ay tumalon. Pinalabas niya ang kulay pulang barikada. Dalawang kamay na isinalya sa apat na asong patungo ang bagsak sa dalaga. Nang tumama ang apat sa barikada, ay agad niyang tinulak palayo ang hawak na malasalaming kalasag. Tumilapon ang apat na naging tao bago sumadsad sa lupa. Ngunit hindi na iwasan ng mga paa ang ilang tingting na nakakalat. Agad lumobo ang mga talampakan. Nalumpo. Naiiling na nagpalabas pa ng limang wangis niya ang kodayon. 15 na ang mga wangis niyang sumasalubong sa bawat aswang na papasugod. Maigi na lamang at gabi nang yayari ang bakbakan at sa may kasukalang panig pa ng antipolo, nagkaganap ang lahat. Isang wangis niya ang tumabi sa kodayon. Galing ito sa kanilang tirahan. Pinapasabi ng ina na si Isay na may ilang napupunta sa kanilang lupain ngunit dahil may patibong at marka ang lugar ay agad tumatakbo palayo. Nasa arko ng Santa Cruz si Isay, nakikipagbasagan na rin ang bungo sa ilang dumarating at katulad sa napansin, tila may hinahanap o may sinusundan ang mga aswang na dayo at lalong nawawala sa sarili tuwing nasusundan ang samyong diretsa sa kanyang kinaroroonan. Nang mag-umpisang tumilaok ang mga manok ay unti-unting umaatras sa mga sumusugod na tila ba may tinakdang oras lang upang harapin ang mga kodayon. Napansin ito nila Ara. Nahulog ang dalaga sa malalim na isipin. Ngunit bago padalin kung saan ang kanyang kamalayan, nagbilin ito sa ilang wangis niya na didiretso na sa bahay ng nobyo. Sabihan na lang ang kanyang ina at lola. Dahil 16 ang mga wangis niyang nagkalat, inutusan niyang maglinis na rin ang mga ito at kumain na rin ng sobra-sobra. Masyadong maraming wangis niya ang ginamit niya ngayong araw at alam niyang lubos siyang magugutom ngayon. Lubos siyang nag-aalala para sa nobyo. Kahit alam ng dalagang hindi naman ito na ano at bantay sarado, nais niyang siya mismo ang makakita. Ilang mabibilis lang na pagliko at matuling pagtakbo, agad narating ni Ara ang bahay ni Lasyon. Tinanguan niya ang dalawang wangis niya na nakatago sa ilang punong malapit. Sinabihang samahan ng ilang wangis na umalis na at magronda sa bawat boundary ng antipolo upang tumibay ang pagmamarka. Agad umalis ang dalawa kasabay ng tatlo pang nasa malayo at nag-iikot. Napapadalas ang gamit niya sa mga alitap-tap ngayon ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan tila may pumoprotekta sa isip ng mga mababangis na dayo. Iyon ang tiyak niyang humahad lang upang tuluyan niyang mabasa ang mga balakin at isipin ng mga ito. Gamit na gamit niya ang mga wangis niya ngunit hindi naman niya mahulaan kung bakit gano'n na lang ang atake sa kanila, sa kanya. At nag-uumpisa na siyang mapika. Hindi niya mabasa ang mga galaw ng kalaban maging ang tila iisang misyon ng mga ito. Lubos rin niyang kinakabahala ang tila. Lahat ata ng klaseng aswang ay dumadayo na ngayon sa antipolo. Hindi natural yun at alam niyang ngayon lang ito nangyayari sapagkat kita niya ang pagtataka sa mukha ng nanay niya at ng kanyang lola. Malayo pa ang tag-init ngunit ganto na karaming aswang ang umaakyat ng antipolo. At kung tama ang hula ng dalagang merong nasa likod ng pag-akyat ng mga ito, ano kaya ang dahilan? At bakit? Walang hirap na inakyat ni Ara ang bintanang kapis sa silid ni Sean. Maingat binuksan ang paslay na bintana. Saka lang nakahinga ng maluwag ang kodayon nang makitang nahihimbing na natutulog ang nobyo sa kama nito. Gusto man niyang lapitan agad ay nag-alangan si Ara sa mga dugo at dungis sa katawan. Dumiretso ang dalaga sa pansariling banyo ng nobyo at naligo ng mabilisan. Bago siya lumabas ay naulingan niyang may dahang-dahang umakyat sa bintana. Isang wangis niya. May initsang supot ng papel na bihisan. Sumilip siya sa pinto at nakita si pangalawang kinuha ang kanyang pinagubaran. Bago sumaludo at agad tumalon sa
pa si Mano ng bintanang pinanggalingan. Pares ng tsinelas, isang jacket, manipis na kamisong lagpas tuhod at pangloob ang laman ng supot. Maayos niyang pinatong sa isang upuan ang mga damit. Kip-kip ang tuwalyang nakitapis sa hubad ng katawan. Maingat siyang lumapit sa natutulog na nobyo. Dahang-dahang hinatak ang isang parte ng malaking kumot at sumalo sa loob. Hindi na nagugulat si Sean sa ganoong bagay. Noon pa, sanay na siyang sumusulpot si Ara sa kanyang silid kahit anong oras, lalo na sa gabi. Agad lumingkis ang lalaki sa nobya. Nakapikit ngunit may matamis na ngiti sa labi. Naligo ka? Pabulong nitong wika sa dalagang abala na sa pagtatanggal ng suot niyang pantulog. Paisa lang, bago ka matulog ulit. Bulong ng kudayon sa napapaliyad ng lalaki. Pinadaos-dos ni Sean ang isang palad mula sa batok ni Ara. Dinama pababa ang gulukod. Naramdaman niyang bahagya itong napaliyad. Hinawi niya ang buhok ng dalaga, inipon at sinampay lahat sa isang balikat nito. Pinagmasdan ang kabuuan ng likod ng kudayon na sa kanyang ibabaw ay nakaupo. Saglit dinama ang maumbok na likuran bago hinawak ang isang kamay sa kaliwang bahagi ng bewang, pinisil. Humawak na mahigpit roon. Nagumpisa na kasing umunos si Ara. Ramdam ni Sean ang mga palad nitong bahagyang pumipisil sa kanyang mga hita. Ang unos ay pabilis ng pabilis. Nadadala ang nakahiga niyang katawan. Hinawak niya ang isang kamay sa isang binti nitong nakatupi. Saglit na pagmasdan ang mamula-mulang talampakan ng dalaga. Nang marahas ng humihingal ang nobya, ay tinuon niya ang mata sa nakatalikod nitong katawan. Kitang-kita niya ang bawat kurba ng balikat, ng bewang, ng balakang, tuwing napapaliyad ito sa bawat unos. Dalawang kamay na niyang hinawak ang mga palad sa bawat tagiliran ni Ara. Sinasalubong ang pag-angat ng marahas at pagbaba ng nakatalikod nitong katawan sa kanya. Napapailing ang lalaki tuwing nakikita niyang ang kanilang kasalanan ay nagsusumpong maya't maya, depende sa pag-angat ng katawan ng kudayon. Tuwing kaniig niya ang nobya ay hindi niya kayang pumikit ng matagal sapagkat mas magandang pagmasdan ng katawan nito at ang mukhang nasasarapan tuwing nag-iisa ang kanilang katawan. Bagamat napapadalas ang pagniniig, hindi niya nararamdamang napapagod siya o nagsasawa sa katawan ng nobya. Mapusok ito. Lahat ng nais na posisyon ay ginagawa. Ang kailangan lang naman niyang talagang gawin ay laging magpaubaya. Ang mga haplos nito ay laging nakakapaso. Ang mga halik ay nakakaubos ng hangin sa baga. Ang malalakas na pag-unos tuwing nasa ibabaw ng kanyang katawan at tila minsang nakakadurog pa ng kanyang kalamnan ay ayos lang sa kanya. Sa halip, hinahanap-hanap pa niya ito. Ang bawat pagsasulubong ng kanilang paningin tuwing parehas nilang naaabot ang rurok ay nakakawala sa katinuan. Kapwa sila nag-iinit tuwing magkasama. Mahal na mahal niya si Ara. Tingin niya, habang buhay na siyang iibig sa nobyang may nakakamarahuyong tsokolating pares ng mga mata. Ara, pagdating natin ng 21, pakasal na tayo. Wika ni Sean, bagamat natigilan sa pagsusuot ng damit, sumagot pa rin ang tinanong. Agad? Masyado pang maaga yun. Anang dalaga. Umiling si Sean, sumandal sa headboard at pinanood ang kudayon na sinusuklay na ang magulong buhok. Doon din naman tayo pupunta. Ano? Tara! Yaya pa nito. Saan? Tanong ng dalaga. Hindi ko naman seryoso eh. Maktol ng lalaki. Natatawang lumapit ang kudayon sa nobyo. Sige, pag 21 natin, hahatakin kita sa mayor ng Antipolo. Tapos, diretso tayo sa bahay ko. Hindi tayo lalabas ng isang linggo? Nanunuksong sakay ng dalaga. Anong gagawin natin sa isang linggo yun?
Natatawang sakay rin ang lalaki. Ikaw, kahit anong gusto mong gawin, bulong ng dalaga. May yelo? Mm-mm, maraming yelo. Magiging sadista ako at papagurin kita gabi-gabi. Nanunuksong wika ng dalaga. Tumigil ang dalawa sa arko ng lupain ni Ara. Mula sa pagkakasakay sa motor ni Sean, inalalayan ng lalaki ang kudayon nang ito ay bumaba mula sa pagkakaangkas. Ilang beses tumanggi ang dalagang ihatid ngunit nagpilit ang nobyo. Isa pa, ito ang unang beses niyang makikita ang bagong tinutuluyan ni Ara. Napasipol si Sean nang makita ang arkong kanilang hinintuan. Kaninong apelyedo ang hinayo? Tanong muli ng lalaki habang binabasa ang pangalan ng arko. Ah, apelyido ni Lola yan. Lupain niya kasi to. Binigay niya sa akin ng parting ito na siyang kinatatayuan ng aking kubo. Anang dalaga. Saglit na patitig si Sean sa itaas na parte ng arko. Inapangiti si Ara. Para saan yung mga baong nakasabit sa taas? Bakit lima? Tanong muli ng lalaki. Ewan ko kay Lola. Lucky charm daw eh. Alam mo naman yung mga matitanda. Muling wika ni Ara. Tumango-tango si Sean. Kung hiyayain mo ako sa loob, okay lang. May tao naman sa bakery. Gusto mo, bukas na ako umuwi. Saglit nag-isip si Ara bago sumagot. Huwag muna, may usapan kami nila inay. Din ako maghahapunan mamaya. Sige, hintay na lang kita kung anong oras kang manggigising mamaya. Nakangiti nitong wika. Natawa si Ara bago sinabing humayo na sapagkat kanina pa sila madaling araw magkasama. Alas dos na ng hapon, marami itong gagawin at aayusin sa bakery. Lumapit ang kudayon at binigyan ng malalim na halik ang lalaking nakasakay pa rin sa motor. Bago pa madarang ay umawat na ang dalaga. May gagawin pa siyang paghahanda. Kailangan niya munang iisang tabi ang init ng katawang nararamdaman. Sakalan tuminag sa kinatatayuan ng dalaga nang maramdamang malayo na ang sinasakyan ng nobyo. Saglit itong tumingala sa arko at nakangiting pumasok sa entrada. Ngunit hindi pa siya lubos nakakalayo sa arko ay humampas ang malakas na hangin sa kanyang muka na may samyong kanela at banilyang pinaghalo. Napalis ang kanyang ngiti at agad lumingon. Buhat sa kanyang kinatatayuan 10 hakbang, may lalaking naroroon sa labas ng kanyang entrada, nakatingala sa arko at maluwag na nakangiti.